Uy! Umadsad! So yun, what's up mga ka-hyper? For today's vlog, magre-review tayo. At ang re-review natin ay itong Uma Racing Iridium Spark Plug. Yan. Wow! Ang kaibahan nitong pagre-review natin na to, kumpara dun sa mga ibang nag-review nitong spark plug na to, isikukumpara natin siya sa regular spark plug or dito sa NGK, pero bago to. Iba kasi mga nagko-compare dito sa spark plug na to, ang ginagamit nila is yung luma or yung pinagpalitan nilang spark plug. Diba? So, alam naman natin na pag yung spark plug, luma na, possible na mahina na rin yung binibigay nitong kuryente. So, kaya bumili ako ng bago para patas ang laban. Yan. Tapos, itong vlog natin na to, itong review natin na to, ay hindi tayo gagamit agad ng ignition coil. Yan. Yung iba kasi may ignition coil plus iridium spark plug agad eh. Tayo, spark plug lang muna para makita natin kung talagang maganda yung performance nitong spark plug na to. Saka mga ka-hyper, no, kung gusto nyong malaman kung kailangan ng palitan yung spark plug nyo or palitin na yung spark plug nyo, meron tayong vlog tungkol dyan. So, ilalagay ko na lang yung link niya dito sa baba para mapanood nyo after nyong panoorin tong video na to. Dagdag info na lang din sa inyo mga ka-hyper, no. Meron kasing tatlong klase ng spark plug. Ito yung regular spark plug, yung iridium spark plug, saka yung platinum spark plug. Yan. Ang pagkakaiba nito is itong regular spark plug, ang ginagamit nila dito sa central electrodes niya is yung copper. Yung copper, madali lang yung masira. Yan. Tapos, ito namang iridium. Ang iridium naman is, ito yung matigas na klase na bakal. Yan. So, kaya mas tumatagal to. Yung lifespan niya is mas mahaba. Yan. Tapos, yung platinum spark plug naman is para lang din siyang itong regular spark plug na copper lang din yung central electrodes niya. Pero may nakalagay nga lang siya na platinum disc dito sa central electrodes niya. Tapos ang pagkakaiba nito mga ka-hyper is ito. Ewan kung nakikita nyo. Yung central electrodes nitong regular spark plug is mas makapal yung diameter or mas malaki yung diameter niya compared dito sa iridium. Yan. Ang ibig sabihin daw nun, pag mas makapal yung central electrodes, mas maraming kailangan siyang kuryente. Compared dito sa mas manipis na kahit konti lang, pwede na siyang mag-spark agad. Nga pala mga ka-hyper, no, may dalawang klase nga pala nitong Uma Racing spark plug. Ang nabili natin is yung pang daily use. Yan. Yung isa naman, yung AV9 R31, yun naman yung pang high performance engine, yung mga kargado na makina. Ayan. Kasi kaya niya yung sobrang init na makina. Pagdating naman sa presyo mga ka-hyper, no, mas mahal talaga tong iridium spark plug kasi ito nagkukosto ng 500 to 500 plus. Ayan. Unlike sa NGK is 90 pesos lang. Tapos baka mamaya sabihin nyo, kaya yan mas mahal kasi mas matagal yung lifespan niya. Ayan. Oo nga, nandun na nga tayo, mas matagal na nga yung lifespan nito. Pero baka mamaya mga ka-hyper, itong regular spark plug or itong NGK is tumagal lang to ng 1 year. Tapos itong iridium spark plug is tatagal siya ng 3 years. So kung i-compute mo, kung makakatatlo ka nito sa 3 taon, that is kulang 300 pesos lang. Compared dito na 500 pesos. So yun ang aalamin natin. Baka mamaya, magkaiba sila ng performance pero maaaring nakakahabol naman to ng konti. So tara, testing na natin para malaman natin kung talagang may difference nga tong dalawa na to. So tara, let's go! Ayan mga ka-hyper, uunahin ko tong ikabit tong NGK or regular spark plug. Ayan, tara. Naklas ko na pala to para madali nang ikabit ngayon. Kasi ayoko rin naman patagalin masyado yung vlog natin. Pag magpapalit nga pala kayo ng spark plug, siguraduhin yung malamig na yung makina. Ayan. Bukod sa para hindi kayo mapasok, para hindi rin ma-lost thread yung thread nung spark plug mo. Ayan. Ikabitan natin tong cap. Kung naka-aerox kayo mga ka-hyper, ingatan nyo tong wire na to. Kasi pag naipit to, dun to sa lock ng upuan natin. Saka possible na yung mismong button niya lumubog naman. Yan. Yan, testingin muna natin kung aandar, baka hindi umanda. Umaandar na. Tahimik na tahimik lang mga ka-hyper. No? Regular spark plug to ah, yung NGK. Tara, testingin natin. Power lang mga ka-hyper, no? Kitang-kita nyo naman din yung response sa throttle. Takto lang. Testingin ko naman yung speed. So tara, samahan nyo ako. Let's go. So yan, testingin natin to mga ka-hyper. May mga ka-hyper tayo. May mga ka-hyper tayo dun. Kadalasan sa ka-hyper natin, bata. So tara, testingin na. O yan mga ka-hyper, tetestingin natin siya 3 beses. Yan, so tara. Sinet ko na rin yung trip sa 0 para makita natin kung gaano kabilis sa akit ng 100. Let's go.
Madulas kasi dito mga ka-hyper. Mabot tayo ng 98. Isa pa. Second try. 98 sa 300 meters. Isa pa. Zero. One last. 98 talaga mga ka-hyper. So yun mga ka-hyper, nakita natin yung performance ng NGK or yung regular spark plug. Umabot lang siya ng 98 sa less than 300 meters. Parang hindi ako satisfied. Parang mahina yun para sa akin. Tatayin natin yung iridium. Pero bago yan, palamigin muna natin yung makina. Baka mapaso tayo. Saka baka ma-lost red yung spark plug natin. Mahirap na. Baka mas malaki yung palitan natin or magastos natin. Yan. So habang naghihintay, pakita muna natin yung mga ka-hyper natin dito. Oh, ba't kayo nagtatakbuhan? Mga ka-hyper natin yan, nanonood sa atin. Ano, okay ba yung takbo natin? Mabilis ba? Mabilis. Hindi kasi kayo pwedeng sumama, baka mahuli tayong pulis. So yun mga ka-hyper, natanggal na natin yung NGK o yung regular spark plug. Ngayon, try na natin to. Itong iridium spark plug ng Puma Racing. Na-excite na ako. Sabi nila magiging maganda daw yung response nito dun sa throttle natin. Saka maganda yung sunog nito. Saka sabi nga pala nila mga ka-hyper, pag ito daw yung gamit natin, magiging fuel efficient daw yung motor natin. So, tingnan natin. Siguro, i-update na lang kayo sa mga susunod na post natin sa Facebook. I-like and follow nyo na lang din ako sa Facebook para makita nyo kung magiging fuel efficient talaga yung motor natin. So, tara, kabit na natin to. Yan mga ka-hyper, nakabit ko na yung Puma Iridium spark plug natin. Tara, testingin na natin. Okay mga ka-hyper, Puma Iridium spark plug test 1. Wow! 100 putek. 100. Daba. Uy! Tumadsad! Isa pa! meters. Isa pa. One last. 100 mga ka-hyper. So ayan, nakita niya mga ka-hyper yung takbo ng NGK na regular spark plug versus dun sa Iridium spark plug ng Puma Racing. Yan. Kayo na umusga. Pero para sa akin pagdating dun sa power ng motor, mas gusto ko talaga yung power ng Iridium. Mas pagdating dun sa performance, hindi naman siguro sila nagkakalayo. Yan. Kaya kung wala ka naman masyadong budget, pwede ka nang mag-NGK. Konti lang naman yung difference nila sa performance eh. Ang kagandahan doon, mas mura siya. Pero, syempre, iba talaga pag naka-Iridium spark plug ka.
mas malakas yung power niya ng konti, tapos pagdating dun sa lifespan niya, mas matagal siya. Yan. So yun, ano, sana nakatulong ako sa inyo. Saka dun sa mga nagbabalak bumili ng Iridium spark plug, sana may naitulong ako sa inyo kahit papano. Yan. So kung nandyan ka pa, maraming maraming salamat sa'yo. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga review natin tulad nito. Yan. Saka huwag mo na rin kalimutang i-like at i-share para mas lalo tayong ganahan at magtuloy-tuloy pa tayo sa paggawa ng mga video tulad nito. Yan. So paano, hanggang dito na lang tong vlog ko. Let's go! Peace.